Sa ikalawang araw ng pangangampanya ng mga kandidato para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023 ay patuloy ang pag-iikot ng mga ito. Sinusuyod ang bawat kalsada sa kani-kanilang barangay. Nitong Biyernes ay nagbahay-bahay sa Napico si Councilor King Cruz na ngayon Kapitan Aspirant kasama ang kanyang mga kaalyadong kandidato pagkakagawad sa ilalim ng grupong Giting ng Manggahan. Kakaiba ang ibinahaging plano ni Cruz at ito ay ang pagtatayo ng apat na barangay hall sa Manggahan para sa mas mabilis at maayos na serbisyo. Sinabi din niya na nais niyang sundan ang yapak ng kanyang ama na dating kapitan. Masaya ho ang una at ikalawang pangangampanya ho natin. Nararamdaman ho namin yung masaya na pagtanggap ho ng mga tao. Natutuwa rin ho kami na nandito ho ang grupo po natin na goods na tumutulong ho sa ating pong pangangampanya. Kasama po ang Kabataang Giting ng Manggahan. At syempre, wini-welcome rin natin yung mga kasamahan rin nating mga independent na sumasama rin doon sa ating kampanya. Alam ho ninyo, nagkakaroon ho tayo ng pagtingin na paragi tayong naiiwanan o tingin natin ay hindi pantay yung serbisyong binibigay sa ating barangay. Layon ho ng aming administrasyon sa loob ng isang taon na makapagtayo ng apat na barangay hall. Ang apat na barangay hall na to ay magiging simbolo ng pantay at patas na pagtingin sa apat na sulok ng barangay Manggahan. Maglalagay ho tayo sa Kaynito, Duhat Street, multipurpose ng Napico, ng annex ng Barangay Napico. Maglalagay ho tayo doon sa inalisan ng annex ng Pasig City sa tabi ng karangalan na simbahan, Immaculate Conception, na annex ng Karangalan Village at magtatayo ho tayo ng karagdagang annex ng barangay sa loob ng Pasig Green Park doon sa Homeowners Association. Itong apat na barangay hall na to ay magsisimbolo ng patas at pagtingin, direkta, mas mabilis na serbisyo. Nakita namin ang pangangailangan sa Barangay Manggahan na kailangan merong ambulansya itong apat na barangay hall na to. Dapat merong apat na barangay clearance kung saan hindi na magkukommute o mamamasahe yung mga tiga Napico, meron na silang sariling annex dito sa Napico, meron ng annex sa Green Park, meron ng annex ng barangay sa Karangalan. Dahil gusto natin na ipakita na mas mabilis ang pagtugon ng barangay. Kung meron na tayong apat na barangay hall, may apat kang ambulansya, may apat kang barangay clearance, may apat ka na grupo, XO, ng tanod, makakapagserbisyo tayo ng mas maayos sa Barangay Manggahan. Gaya ho ng sabi ni Mayor Bico, piliin ho natin yung tapat, yung mga obvious, yung tapat kesa sa magnanakaw, yung pong masipag kesa ho dun sa tamad, at piliin ho natin yung isa pang sinabi ni Mayor na matalino kesa dun sa mga bobo. Tingin ko ho, matatalino ho ang mga tiga Manggahan, matatalino ho ang mga tiga Napico, matatalino ho ang mga tiga Green Park, matatalino ho ang mga tiga Karangalan. Hindi ho tayo papayag na itong mga ganitong sitwasyon sa ating barangay, sa krisis pangpolitika ng barangay, ay mananaig ho ang kasamaan at ang mga mali. Alam ho ninyo, lumaki ho ako na anak ng isang barangay captain. Nakita ko ho yung legacy ng aking tatay na si Kapitan Chris Cruz. Gusto ko hong sundan ang yapa ko ng tatay ko na maiayos itong barangay namin. Kahit ho iayos ko bilang konsehal ng bayan ang Pasig, pero kung hindi naman ho maayos at nagaganap ho ang kaguluhan dito ho sa ating Barangay Manggahan, nakakalungkot ho na maririnig mo na nag-aaway-away sila, naririnig mo na nasasangkot sa katawelaan, naririnig mo na merong mga na-o-ombudsman at natatanggal. So gusto nating baguhin yung imahe ng barangay natin. At nagpapasalamat ako dahil meron akong mga nakatuwang dito sa laban na to, nakaparehas namin sa prinsipyo, kaparehas namin sa pagtatrabaho, kaparehas namin sa pagsiservisyo. Yun ho yung gusto ho natin na hindi lang ho ako kakampi ni Mayor Bico, kundi kakampi rin ho ako sa prinsipyo. Ipinakilala ni Consi Kin ang kanyang kasamang mga kagawad na ayon sa kanya ay kaisa niya sa prinsipyo at layunin para sa barangay. At maging ang iba pang hindi kaalyado sa Giting ng Manggahan ay kasama sa pagbabahay-bahay. Patunay na kayang mangampanya nang wala umanong away. Madali hong tandaan, meron ho kaming goods. Nandyan rin ho ang mga iba pa po nating kagawad. Ipapakilala ho isa-isa ang kasalukuyang kapitan ng Barangay Manggahan. Hindi lang ho ako yung nagsakripisyo.
konsehal ng bayan, naging kapitan ng barangay. Ngayon naman ho, meron ho tayong kapitana na tatakbo bilang kagawad sa grupo ng Giting. Walang iba kundi si kagawad Gloria Luwalhati. Kasama rin ho natin ang three-termer ho na kagawad ho natin, kagawad Olet Cruz. Ang kasalukuyan ho na presidente ng Napico Homeowners Association at nagsilbi ho na kagawad ng barangay Napico nung nahiwalay ho ito, walang iba kundi si Olive Gaspe. Kasama rin ho namin ang naging principal ko nung elementary, ang naging principal ng Napico Elementary School, San Lorenzo Elementary School, Manggahan Elementary School at kasalukuyang presidente ng senior citizen ng Manggahan proper, walang iba kundi si Principal Dora Medina. Ang nag-iisa at natatanging naiiwan na kagawad ng Barangay Manggahan ay kasama rin ho natin. Talagang nagpapasalamat ho tayo na lahat ho ay nagtulong-tulong ho dito. Walang iba kundi ho si kagawad Albert Sirat. Kasama rin ho natin ang mga kagawad gaya ho ni Bobby Hapin, ni Ray Malilay. Nandyan rin ho si kagawad Totoy Coronel, Troy 14, Chris De La Cruz, Art Bentosilla, Kirk Kalubiran, Joy Camacho, Richard Lago, at marami pa pong iba. Wine-welcome po namin ang lahat dito sa Barangay Manggahan. Wine-welcome po namin ang lahat dito sa Giting ng Manggahan. Ipapakita po natin na kaya pala na mangampanya na walang away. Kaya pala na patunayan natin na pwede palang magsama-sama ang mga magkakalaban basta merong maayos na prinsipyo, may maayos na pangangampanya tayong pinaglalaban. Ayaw ho natin ng gulo sa Barangay Manggahan. Nakakapagod na ho ang away. Yung mga siraan, ine-expect po natin yan. Pero kami, maglalatag kami ng plataforma para iayos natin at baguhin natin ang imahe ng ating barangay. Kasama rin ho namin ang mga SK ho namin. Ang SK ho namin ay madaling tandaan. Yan ho, ang mga kabataang tuturuan ho natin ng good governance dahil ayaw ho natin na ang mga susunod na leader dito sa ating barangay ay hindi ho maaayos. Gusto ho natin ng matino, mahusay at mga mabubuti pong leader dito sa ating barangay. Yeah. Samantalang ayon sa SK Chairman Aspirant, bagamat baguhan sila sa pangangampanya, ay sulit ang pagod lalo't naman nila ang mainit na pagtanggap ng mga botante. Kapag sinabing kabataang Giting ng Manggahan o kabataang Manggahan, meron po tayong isang bagay na dapat tandaan. Yun po ay ang jam idea. Ano ba yung jam idea? Jam idea, dahil ang kabataang Giting ng Manggahan ay binubuo ng jam idea. Nandito po si JC Crisostomo, si Ikay Faderogaw, si SK Kagawad Moshly Dino, SK Kagawad Irish Sanyatan, SK Kagawad Dominic Molieno, SK Kagawad Archie Banggoy, SK Kagawad Angel Fortesa. Una-una siyempre nakakapagod pero worth it eh. First time po namin lahat. First time po halos lahat sa amin. First time po yung pagkakampanya. Nakakatuwa na ang dami palang kabataan na inaabangan yung kabataang Giting ng Manggahan. Actually kapag pumunta kami sa isang area, nakakausap namin, binababara namin yung kabataan. Sobrang dami nilang idea eh. Which is nagiging align naman dun sa advocacy at sa yung pinapaniwalaan namin. Kailangan lang talaga ng spotlight. Kailangan lang talaga ng mga kabataan natitindig. At actually, isa sa pinakagusto kong narinig sa kabataan na kasama nyo kami sa pagtindig. Kasi ayun po yung palagi namin sinasabi, hindi lang kami yung kabataang Giting ng Manggahan. Hindi lang ako yung Giting ng Manggahan. Lahat po tayo Giting ng Manggahan. Lahat tayo dapat magiting natitindig sa bawat karapatan at kapakanan ng kabataan sa Barangay Manggahan. Isa lang naman lagi namin sinasabi, bakit kami karapat dapat na maluklok sa SK sa Barangay Manggahan. Kami hindi po kami magkakakilala talaga. Nabuo lang kami sa isang prinsipyo. Naniniwala kami na ang paggobyerno, lalo na sa sektor ng kabataan, dapat malinis, dapat tapat, dapat mahusay. At nagkaisa kami sa prinsipyong yun. Halos lahat sa amin naging student council leader. Halos lahat sa amin mga youth community leaders. So doon po tayo sa may experience. Doon po tayo sa hinubog ng panahon. Doon po tayo sa maraming idea. Panahon na po ng kabataan. Ako naniniwala po naman ako eh. Hindi lang ito laban ng kabataang Giting ng Manggahan, pati nung isang partido. Hindi lang ito laban ni Charles Turalba, pati nung isang SK chairman. Ito ay laban ng bawat kabataang Manggahan. Kaya sa mga kasama namin sa kabataan dito sa Barangay Manggahan, hinihikayat po namin kayo. Sama-sama po nating tindigan ito. Isang araw lang po ang magiging eleksyon.
pinipilit po namin na suyurin at makausap kayong lahat. Pero sa pamamagitan po ng mga ganitong interviews, matatap po namin kayo. Marami po kaming balak gawin at isa lang po yung sasabihin namin, pakikinggan po namin yung mga gusto nyo pang gawin. No, sama-sama po tayo. Hindi po natin magagawa yung lahat ng gusto nating plano. Hindi po natin magagawa yung mga magaganda nating advokasya kung hindi nyo po kami susuportahan. Pagbigyan nyo po sana kami dahil kami isa lang po ang gusto namin. Mas pagbutihin, mas palakasin pa ang sektor ng kabataan dito sa Barangay Manggahan. Sa apat na areas po ng Manggahan, hintayin nyo po kami kung hindi pa po namin kayo nasusuyod. Sama-sama po tayo. Titindigan po natin ang laban na ito. Ipinarating ng mga taga-Manggahan ang kanilang suporta sa giting, lalo't na ipakita umano ng mga ito na maaasahan kung meron silang kailangan. Opo, kasi matagal ko na po silang kilala at matagal na rin po ako dito, taga Pasig po talaga ako since 1986 pa. Ang gusto ko lang po yung mabago naman po ang ating pamamalakad sa ating manggahan. Para sa reforma ng ating barangay. Yung maasahan pag kailangan mo ng tulong, laging nandyan. Hindi yung pagpupunta ka sa wala sila sa barangay. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.